Pasensya na po kayo, Mrs. Kailangan niya muna magpahinga. Nay, matagal na pala siyang may nararamdaman. Hindi niya sinasabi sa atin. Ano ang sabi ng doktor? Mahina ang puso niya. Hindi niya sinasabi sa atin kasi ayaw niya magkalala tayo. Tatay naman eh. Alam naman niya na gagawin kong lahat para sa kanya. Naghahanap lang ako ng trabaho eh. Ihiya siya sa'yo. Gusto lang siya. Okay naman. Pero kailangan yung regular na makainom ng gamot. Ling, huwag ka mag-alala. Ako na ang gagawa ng paraan para matustos ang lahat ng mga gastos. Hindi na, Nay. Hindi ko rin nakahayaan ang sarili para pabayaan kayo. Huwag kayong mag-alala, ha? Maghahanap ako ng paraan. Bahala na nga. Pauline? Chad, alam ko hindi na kita dapat inaabala. Pero wala na kasi akong ibang mahihinga ng tulong eh. Ano ka ba, Pauline? Okay lang. Hindi na nga tayo, pero we're still friends. Okay lang yun. Salamat. Okay, so tell me, what do you need? May sakit kasi si tate eh. Kailangan ko na makahanap ng trabaho. Okay, sige. Ganito ha. I'll talk to my friends. Tapos kukontakin kita pag may makausap na ako sa kanila. Kailangan mo ba ng pera, Pauline? I can lend you some. Salamat. Salamat, Chad, at nandyan ka pa rin. Late na yung dating ko. Pero, pwede mo ba akong papasok dyan sa puso mo? Uy, ano? Mahal kita, Al! Wait lang ha! Ano ba? Hindi ba ako pwede mag-react kahit 1 minute? Mag-isip? Mag-ulat? Hindi pwede? Sige, 1 minute. Magsama kayo, mga adik! Beautiful girls all over the world. Percy, hurry up. Time to go. Saan po ako pupunta, sir? Sa kanila yung motel. Nakausap ko ng owner ng chain. Pumayag na siya sa tie-up. Naghihintay ng manager yung branch sa'yo. Pero akala ko po... Bilisan mo na. Okay. Yes, Sir Peter. Bukas na bukas po. Lulus ako na Maynila. Maraming salamat po, sir. Iti-text ko na lang po si Chad. Salamat talaga, ha? Nay, tay! Magkakaroon na po ako ng trabaho. Maging sales agent po ako ng Lovely Beauty Products. Sikat yun, Nay! Anak, masyado ka pang bata para magsarili sa Maynila. Ano ka ba, Nay? Malaki na ako. Kaya ko na sarili ko. Anak, nahihiya ako sa'yo.
Tay. Hindi naman to para sa inyo lang eh. Para sa akin din to. Kailangan ko rin malaman kung kaya ko bang mag-isa. Alam ko na hindi may madali yun. Pero kakayanin ko rin. Welcome to Kalea Motel, Mr. Barrera. I'm Kiana, Kiana Mondragon. I'm the supervisor for this branch. Nice to meet you. Also, I'll be the one to tour you around. Sir? Yeah? Sure. Oh, good morning, sir. Naku si sir, papigla-bigla. Hindi tuloy ako nakapaghanda masyado. Tama na kaya ito. Sana maling open yung presentation. Tumitingin sa dinadaanan mo eh! Late na nga ako! Nagmamadali na ako! Cause of delay ka pa! Eh, miss, ikaw nga itong di tumitingin sa daan mo eh. Chad? Hello, miss. Ako nga pala si Chad Dilton Barrera. Ang bagong manager ng Cathleya Motels. Salamat. So, ikaw? Ikaw yung kamiting ko? Di ko rin alam. Kakarating ko nga lang eh. So, paano? Shall we start the meeting? Sige. Tara na. Ganda talaga ng girlfriend ko. Ah, talaga. Oh, ano ka, swerte? Alam mo, tansya ko kung hindi ako nag-base babae at hindi mo nakita na may nanliligaw sa akin. Wala. Tol mo pa rin ako ba ngayon? Ito naman, may issue pa. Siguro, nahirapan lang talaga akong aminin sa sarili ko na in love na ako sa'yo. Kasi buong buhay natin, parang kapatid na turing ko sa'yo. And, minsan na rin ako nagkamali. Sa ako lang kasi na-realize na importante ang isang tao kapag wala na siya sa'kin. At ayoko nang maulit yun. Kaya, sorry kung umabot pa sa ganun na para ma-realize ko lang na mahal kita. At least, nakahabol ako, di ba? Oh, yan ka naman! Bakit? Mahal mo ba ako? Oo! Talaga? Bex man? Mamatay man! Crush your heart? Today? Yes. You love me? Oo. Sorry, Presia. Inaayos pa kasi yung opisina ko sa taas eh. Kaya walang ibang available space kundi itong mga kwartong to. Dito na lang muna tayo meeting kung okay lang sa'yo, of course. Okay lang. Anyway, may isa pa naman ako meeting in 30 minutes. Grabe, unang araw sa trabaho. Busy na kagad, no? Kaya we'll make this meeting a quickie. we'll make this meeting very quick and straight to the point. So, what about master plan natin? Ito yung master plan actually. Ito kasi yung master plan. Magbibigay ako ng mga samples, ng mga flavors, tsaka different colors, diba? Sorry about that. Please, do go on.
umaasa ka bang magkikita kayo ni Donnie doon? Galing yan kay Donnie, di ba? Hindi na po akong umaasa na magkikita pa kami ni Donnie sa Manila, eh. May sarili yung buhay na si Donnie. At alam ko masaya na siya. Anak, kahit gusto mo mapag-isa, kailangan mo pa rin ng may makakausap doon. Nay, trabaho po ang punta ko sa Manila. Hindi para magka-love life. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Magkaibigan pa rin kayo ni Donnie at matagal-tagal na rin namang hindi kayo nagkikita at nagkakausap. Siguro naman, namimiss ka rin niya. So yun talaga yung pinaka-plano. Maglagay sa lobby ng booth, tapos sa mga rooms, yung mga free condoms. So what do you think? That's a good idea. Pero kailangan nata maglagay ng tarpaulin sa harap para naman maging visible yung products niyo. Sige. Sabihin ko na sa boss ko kung okay yun. I've been living with a shadow overhead. Pressy, it's very nice meeting you again. I really mean that. Kung meron man tayong hindi naayos, last time we met, sana naman, Chad, ang mabuti pa, kalimutan na natin yun. Ang importante, maging professional tayo sa pakikitungo sa isa't isa. Tsaka, pakisabi nga pala kay Pauline, wala siyang dapat ipag-alala. Trabaho lang to. Walang personal. Pressy, break na kami ni Pauline. Kung alam niya lang na nandito ka ngayon, baka matuwa pa para sa atin. Oops! Am I interrupting something? Hindi ko alam na may naka-check-in pala dito. Of course not. Kiana, meet Pressy Pilapil, branch manager ng Twirly Condoms. Pressy, meet Kiana Mondragon, our supervisor. Good morning, Miss Mondragon. Ikaw ay nakilala ko na isang araw. It's nice to see you. Sis! I'm back! Don't you miss me? Hoy, presyosa! Ano ba? Nagkaga ka na naman! Hoy! Kwarto. Miss Kiana, thank you for today, ha? Di ko alam, ganito pala karami trabaho naghihintay sa akin yan. Oh, it's my pleasure, I assure you. Alam mo, mas sanay ka rin dito. Kasi, well, Cutlea is a fun place to work in. And I'm sure mas maganda naman to sa mga ibang motel sa napuntahan mo na, diba? Actually, I wouldn't know anything about that. I'm just kidding. Hindi lang ako makapaniwala na hindi ka familiar sa family business ninyo. Parang detached na detached ka. O sa kanya nga, wala na akong ibang choice kundi ma-involve eh. Kaya dito ako nagtatrabaho ngayon. Ano? Ano pa niya yung pamilya ni Chad? Sa dinami-dami na pwedeng maka-business din. Bakit dun pa? Yun na nga eh. Parang nananadya. Kung kailan naman pilit kong kinakalimutan si Chad, tsaka naman kami magkakatrabaho. Pinaparusahan na ba ako ng Diyos? Ay, ha. Pati Diyos na, idamay ba? Ano ka ba? Tsaka malay mo, hindi parusa yun, no? Malay mo, talagang pinaglalapit kayo ng tadhana. It's destiny. Tadhana, ha? Loko yung Chad na yun, eh. Buti pa ate at lumayo ka na agad sa tukso. Mag-back out na sa project. Makakausap ka si boss mo. Kaba, Chad. Alam mo, kahit hindi ka nagsasalita, I know how you're feeling. Mababait ang mga parents mo, but I know how hard to please they are. In fact, naghintay ng matagal bago ko nakuha yung tiwala nila. But don't you worry, kasi magkakampi tayo dyan. And I'm here to support and guide you in every way I can. In my case, thank you very much, Miss Kiana. Baka ba? Kiana na lang! I want us to be good friends. And, well, bilang unang araw mo sa branch ito, I have a surprise for you. Yeah? Shall we? Sure. Lead away. Okay. Hoy, Donato! Bakot sa project, ano ka ba naman? Pinaghirapan ng ate mo yung promotion na yun, tapos pagbabackoutin mo na lang sa first project niya as branch manager? No way! No way, sis! Eh, kasi naman demonyo yun siya ng Chad na yun. May girlfriend siyang tao, sa ali-aligid siya kay ate. Kawawa din naman si Pauline. Donnie? Sabi ni Chad, wala na daw sila ni Pauline. Hindi nga!
Kailan pa? Di ko alam. Sino naman sinabi niya? Sus. Sabi lang ni Chad yun. Natural. Kung alam mong sila pa ni Pauline, di ka papatol sa kanya. Sis, kung totoo nga yung chismaps na yan, ano pa pinoproblema mo? Single ka. Single din si Chad. So, pwedeng-pwede na kayo, no? Kesa naman hanap tayo ng hanap ng makakadate mo. Laos naman lahat. Ayaw mo naman. Diba? Cardo, kung dati gusto siyang pagsabayin si Pauline tsaka si ate, di ba pagkakatiwalaan yun, no? Masin yung Chad na yun. Kung tayo na. Surprise! Wow, thank you, thank you. You're always welcome. So, go ahead. Thank you. You're always welcome, Chad. Wag na wag siya magkakamaling iharas ka. Dahil susugurin ko siya. Naks naman, ang kapatid ko. Overprotective. Ano to? Baliktad na ba ang mundo ngayon? Salamat, Donnie. Pero kaya ko naman ipagtanggol yung sarili ko eh. Besides, hindi naman ganong klaseng tao si Chad. At pinagtatanggol mo pa yung Chad na yun. Eh, laki-laki ng kasalanan sa atin nun, ha? Nanunod pa ng girlfriend na may girlfriend? Pendeho pa. Tapos balak pa kayong tuhugin ni Pauline? Talaga yun. Oh, edi lumabas na yung totoo. Na kaya ka galit na galit kay Chad dahil kay Pauline. Eh, kahit naman sinong nasa kalagayan ko, magagalit din, ha. Pero hindi ibig sabihin nun, may feelings pa ako kay Pauline. Dahil masaya na ako kay Al. Mabuti naman. Dahil mabait si Al. Mahal na mahal ka. At higit sa lahat, maganda siyang impluensya sa'yo. So sana maging fair ka sa kanya. Don't break her heart. Ate talaga. Ako? Heartbreaker? Never. Mahal ko si Al. Siya lang. At wala nang iba.